Karosas, ang golden fried rice ko, napakasarap. Perfect ng pagkagawa. Sobrang sarap talaga. Mas maganda ito sa breakfast, lunch, at saka sa dinner. Simple lang siya at madaling lutuin. Masarap-sarap talaga. Sobrang sarap na namis-tamis. Dahilan sa grated carrots, sobrang sarap talaga. Golden fried rice, at saka gusto nyo ng sausage. Galing ito ng Pinas, ayan. Solve na ang breakfast natin. Napakasarap, perfect breakfast, lunch or dinner. Sobrang... Hello mga karosas! Nandito ulit tayo sa kusina. Gagawa tayo ng golden fried rice. Ito ang ingredients ko. Grated carrots. Dalawang itlog. Tsaka yung luto na kanin. At ito ang itlog. Kailangan ihiwalay natin ang igyok. Ayan. Ihiwalay natin para maging golden ang rice natin. Ito na, ang bali ginawa ko siyang tatlong igyok. Lagyan natin ng kunting asin. Kunti lang, hindi ito iubos. Ihalo na natin ang igyok para maging yellow, maging golden. Kailangan ma-mix yan ng maayos para maging golden ang lahat. This is good for breakfast, lunch, and dinner. Lutuin na natin ang golden rice. Yan. Ayan, dagdagan natin ng kunting asin, black pepper. Ito na, dagdagan ng asin. Siyempre, ito ang pinaka-importante, ilagay natin ang grated carrots para hindi na kailangan ng seasoning. Kasi hindi ako naglalagay ng seasoning sa mga ganito. Mas healthy pag walang seasoning, pero okay din pag may seasoning, mas lalong sumarap. Instead na seasoning, yung pampasarap,
Ang nilalagay ko is carrots. Nanamis-tamis siya. Pag may carrots kasi, nanamis-tamis. Ayan na mga karosas. Really perfect. Ang golden fried rice with grated carrots. Ang sarap ng golden fried rice. Napakasarap talaga. Ayan. Ayan, loto na. Sobrang sarap. Nanamis-tamis dahil sa carrots. Ayan na mga karosas, sobrang sarap, napaka-perfect ang golden fried rice ko. Saka sa tabi, pag gusto nyo. Hello, hello, hello mga langga, mga karosas. Magluto ulit tayo ngayon ng ginisang kangkong. Ito, sinisin muna natin, tanggalin natin. Eh, binili ko ito, nakalabas ako kahapon. Eh, mura man lang ang gulay dito. So, naisip ko, magluto ako ng ginisang kangkong. Sa panahon ngayon, kailangan natin ang gulay. At saka mga langga, mga karosas, may ikwento ako sa inyo. Napakahaba na story. Abangan nyo sa sunod na upload ko. Abangan nyo sa sunod ng upload ko, mga ka... Sabo. Sunod adlaw, mulakaw na po. 300 na lang. 300? Sirado na, oy. Kaon siya mi. Sa next upload ko, abangan nyo. Mahaba ang story. Eh, ngayon, nagmadali ako magluto kasi nagugutom na ako, mga langga, mga karosas. Kaya sa sunod na upload, abangan nyo. Kung anong opinion nyo, anong ma-share nyo, baka magulat kayo. Ang hirap talaga ng buhay OFW, mga karosas. Buhay OFW, ang hirap sa buhay. Trabaho doon, trabaho dito. Ganyan talaga ang buhay OFW. Napakahirap magtrabaho. Minsan luha at sipon. Ang mag-apang abot. Minsan mahirap at masarap. Masaya pag makatanggap ng pera. Pagkatapos, ubos na agad. Irisibo na lang ang maiwan. Buhay OFW, ganyan talaga. Oh guys, mga langga, nag-practice ako magkanta kasi gagawa ako ng album about sa true to life story ko, tsaka about sa life experience ko as an OFW. Ito na mga karosas, langga. Ayan, tapos na. Hugasan ko muna ito. Ito na mga langga, mga karosas. Fry na natin ang onion.
Ito na mga karusas. Fry na natin ang onion hanggang mag-soft siya, mag-golden brown konti. Depende sa inyo sa gusto niyo, i-brown ba ninyo pa o hindi. Sa akin naman gusto ko lang maglambot konti ang onion kahit hindi na mag-golden brown kasi mas mabango-bango. Lagay na natin ang kangkong. Ayan. Lubong kangkong. Lagyan natin ng kunting asin. Siyempre, ang black pepper. Halo natin mga karusas. Ayos para mag-absorb yung lasa sa onion. Takpan natin mga before 1 minute, maluto na yan siya. Balikan natin mga karosas. I-check natin. Ayan. Ang sarap-sarap na. Tapos lagyan konti ng soy sauce. Yan. Luto na mga karusas. Ganun lang kadali siya. Simple and easy lang. Pero ma-vitamina ang kangkong. Ito na mga karusas. Perfectly done. Ang sarap-sarap. Yan. Sobrang sarap. Ulam na siya. Igisa mo lang. Ulam na. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell notification button. Para updated kayo sa sunod na upload ko. Bye-bye!